Magandang araw sa inyo guys. Nagbabalik ang inyong mekanikong romblomanon sa ating channel. So magandang araw sa inyo guys kung saan man kayo sa sulok ng mundo. Magandang araw, magandang gabi at magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat dyan. Guys, papag-usapan natin guys ngayon yung in situ ng pagkukuha naman ng driving kung si yung mga nagmamaniho dyan guys ng kotse, ng... motorsiklo at kung yung mga heavy equipment, mga tracking, yung mga heavy equipment, mga bako, kailangan nyo guys na pag-aralan itong ating in situ sa TISDA, sa Technical Education and Development Authority. So guys, nag-aaral ako dito sa driving. Marunong na din ako mag-drive guys sa 4 wheels, sa malalaking truck. So sa malalaking truck na ako natuto doon sa jeep jumbo jeep ng aming aking foster parents na si retired SPO4 Alan Pamine na ngayon ay isang kunyang bayan ng aming bayan. So doon marami siyang truck noon. May mga nabibiyahe, maraming truck, may isa siyang truck na jumbo jeep na tinatawag. At may mga nagbibiyaheng mga jeepney dito sa amin. Yung pangalan ng jeep niya, Lee Declare Transport. Yan, marami siya guys, papuntang Udyungan dito sa aming lugar, dito sa Calatrava, Romblon, sa Tablas Island, Romblon. So guys, pag-aaralan natin guys itong ating National Certificate to, yung sito na tinatawag. Yan guys, nasa pangalan ko. So nag-aral ako ng driving guys dito. Kasi pag gumawa ka hanggang ngayon guys ng lisensya o nag-renew ka ng lisensya, required ng ating LTO na kailangan may in situ ka sa pagmamaniho. So isa ito sa tinitingnan ng ating sa Departamento ng Transportation ng LTO sa Land Transportation Office ay isa sa hinahanap itong in situ sa driving guys. Kailangan mo talaga itong mag-aral ka dito at kumuha ng certificate sa TISDA, sa Technical Education and Skill Development Authority, na kailangan mo talagang ma-laban yung mga dapat mong gawin sa kalsada bilang isang driver, bilang isang nagpapamasada o ginagamit natin sa hanap buhay. Yung hanap buhay natin ay isang driver, ay kailangan mo talaga ito. So sa mga nakilala ko guys, yung mga matagal na nagmamaniho na may mga driver license na din sila, ay hindi sila nakaranas na mag-aral sa TISDA guys, kasi hindi naman required ng LTO pag nag-renew tayo ng lisensya, kumukuha tayo ng lisensya o kung bago ka pa. So ang karaniwan na ginagawa ng iba, lalo na sa mga may pera, sa may mga kaya, sa pumapasok sila sa school ng driving. So doon sila nag-aaral. Iwan ko lang kung yung pinasukan nila ng eskwelahan ng pagmamaniho ay saklaw ng ating TISDA, or sila ay yung tinatawag na, ano ba yun? Nakalimutan ko. May tinatawag yan guys na yung tinatawag na, nakalimutan ko. Nandito na sa dulo ng dila ko. Hindi ko pa mabanggit. Accredited. Kung accredited sila ng TISDA na sa pag the driving. So pag accredited sila guys at nagkuhan ng training ang TISDA, pupwede ka na ma-issuehan ng TISDA ng certification. Ng National Certificate 2 sa pagmamaniho. So, kagaya ito guys, talagang ang nag-training sa amin ito ay TISDA. So, TISDA talaga, may taga-turo talaga sa amin. So, marami kami dito na nag-graduate guys, kasi karaniwan naman talaga
ay marunong na sila mag-drive at gusto lang nila na kumuha ng in-situ national certificate sa pagmamaneho kasi required na nga ito ng LTO. Kaya guys, pag dito mapapag-aralan din natin guys dito sa in-situ yung mga basic na dapat mong gawin, yung basic competencies. No, nandito guys yung ating participate in workshop communication. Nandito din yung work in team environment, practice career professionalism, practice computation, occupational health and safety procedure. So, yan guys. Total pa tayo magbabasa. Yan guys yung title ng ating madadaanan ng mga basic na competencies dito guys sa pag-aaral sa driving. So may tinatawag din tayo na common competencies. Ito naman yung sinasabi dito. Apply, appropriate, sealant o adhesive. Yung pag-apply nga guys kung ikaw ay isang driver at may mga kukumpunihin ka sa makina ay kailangan mo ding madaanan yan. Ito. Mayroon pa dito guys, move and position vehicles, yung pag tayo ng paparking, kailangan talagang yung sasakyan, kung yun man ay four wheels o motorsiklo, kailangan ay nasa tamang position. Read, interpret, and apply specification and manuals. So, kailangan mo din magbasa ng mga manuals ng iyong sasakyan at mag-interpret. Yan guys, kung ano yung mga nakalagay dyan at mag-i-apply mo yung mga specification. Yung pag sinasabi yung specification guys, ay kung ano yung kanyang makina, kung ano yung mga procedure dyan, ay kailangan mong may-apply yan guys. Mayroon din tayo dito, use and apply lubricant coolant. Yun, yung sinasabi ko kanina, yung mag-apply ka ng mga lubricant sa yung kailangan lagisan mo yung inyong mga bearings diyan, kung ano man yan, yung mga bila, no? Coolant, itong tinatawag naman na coolant guys, yung pag yung iyong sasakyan ay high speed or pangkarira, nilalagyan na ng coolant guys, kahit pang biyahe lang guys, nilalagay ito guys sa radiator yata, no? Mayroong radiator na coolant ang nilalagay. Pwede nga kwan guys sa sabaw ng yog. And joke lang. Pinapatawa ko lang guys. Pero pwede. Mayroon din dito guys, performance shop maintenance. Yun. Kailangan mo mag-performance din pag bilang isang driver. Kaya nga, itong pagiging driver guys, sabi nga nila, pag kaway driver, sweet lover. No? Ganun talaga na. No? Sweet lover. Kaya maraming mga driver dyan na hindi alam ng kanilang mga misis doon sa pinupuntahan pala nila. May katagbo. Ayan. Maraming kilala ako dyan guys. So ayan nga. Perfume shop maintenance guys. Kailangan mo talaga malaman ito. Kailangan na lang yung pagpapalit ng gulong. Ganun guys. No? Ganun, mayroon din dito ang perform mensuration and calculation. Yun guys, yun nga. Yung pagkalkula guys, sabi ko nga sa pagpaparking, sa pagtapak ng ating mga silinyador, sa ating pagtapak ng ating mga clutch, kailangan calculation lang guys, no? So madadaanan yun dito diyan guys sa common competencies, yung mga sinabi ko kanina guys. At mayroon din tayo yung tinatawag na yung pinakang sentro sa pag-aaral dito, sa training nito sa driving, ay yung tinatawag nating CURE competencies. So, nandito guys yung key layout, mirror, vehicles, maintenance, and servicing. So, yung key layout, mirror, kailangan mo talaga nung na pag ikaw ay nasa driver side, ay sinipon tayo. Alam mo yung dalawang salamin, yung side mirror dyan sa kanan at kaliwa. At may side mirror ka din dito sa taas ng noo mo dyan para mamonitor mo yung sa likod mo guys. Pero karaniwan ngayon guys, mga may
ma nag-high-tech na yung ating mga sasakyan. So, hindi na mo kailangan tumingin doon sa one, sa dashboard na lang, dahil kung pag may camera yung sa huli mo, guys, ay kailangan doon ka na lang tumingin. Kaya yung mga bagong labas na yun na mga sasakyan, guys. So, drive light vehicles. So, yung drive light, guys, yung sinabi ko, yung mga accessories light natin, kailangan ay alam mo din yan sa pagmamaniho. Kung yan ay gumagana at talagang kung saan mo alam na ikaw ay liliko, doon ka dapat mag-signal light. Ilang meters ba kung paano ka mag, pag ikaw nagliliko, guys, nasa 5 meters, kailangan mag-signal light ka na, guys. Kailangan naka-signalize ka na, guys, 5 meters before you turn sa way na pupuntahan mo. So, yun, guys, kailangan mga alam mo yan, yung mga alam na mga ilaw na ating sasakyan. Lalo, guys, kung ikaw ay paakyat at may nasalubong ka na sa gabi ito nangyari, guys, ha? Paakyat ka at may nasalubong ka na isa ding pababa. Kailangan mo yung ilaw mo ay kailangan nakalaw lang, no, para hindi masakit sa mata doon sa masasalubong. Kailangan ding nakalaw din yung ilaw ng ating masasalubong para hindi naman tayo masilaw, guys. No, karaniwang mga nadidiscuss yan, ganun, guys, eh. Yung hindi alam yung mga procedure sa pagmimaniho ng mga ganyang mga vehicles. Ganyang mga procedure, guys. Meron din tayo dito obey and observe traffic rules and regulation. So, yun, guys, nga. Kasi dati akong naging traffic enforcer din tayo ng ating bayan. So, yung mga traffic rules and regulation ay kailangan nating observe. Pag sinabing observe, kailangan mong gawin or dapat mong malaman yan, yung mga ganong mga procedure o yung mga rules at regulation ng ating traffic rules. So kagaya na lang kung pag kayo nasa syudad o nasa urbanized area, kagaya ng Manila, Quezon City, Makati, ay marami tayong mga traffic signs dyan, guys, yung tinatawag na U-turn, left, turn to left, turn to right, may stoplight, yung green light, red light, then yung orange light, kung ano yung mga function yan, guys, sa lansangan, ay papag-aralan din natin dito sa pag-training natin sa driving. So, karaniwan kasing nadidisgrasya, guys, sa mga lansangan ay yung hindi alam yung mga traffic rules and regulation. Hindi sila nag-observe or na sumusunod sa mga traffic regulation ng ating syudad o ng ating municipalidad. Kung mayroon man silang mga batas na pinapairal yan, yung tinatawag nating traffic code sa bawat bayan o sa bawat sa buong Pilipinas, may mga traffic code. Pero may mga sa ibang lansangan o sa ibang bayan at mga syudad ay may mga traffic rules and regulations sila, guys, diyan, kasi naglagay sila ng mga traffic enforcer at kailangan mo itong sundin, no? Sabi nga, obey and observe traffic rules and regulation. So, yun lang, guys. Then, yung pinakang huli, implement and coordinate accident emergency procedure. So, ano ito, guys, yung sinasabi na implement and coordinate accident emergency procedure. Kailangan mo dito, guys, na malaman mo sa pagmamaniho na kailangan ay pag may mga na-aksidente sa daan, ay kailangan mong tulungan, no, guys? Hindi lang lipasan mo. Pag may nasagasaan din, guys, na kailangan tumulong ka din, guys, bilang isang driver. Halimbawa, may nasagasaan, guys,
kailangan huminto ka at tulungan mo yung tao. Tumawag ka sa emergency hotline, kahila sa kagaya yung emergency hotline na tinatag ng ating Pangulong Duterte, yung 911. So, kailangan mo tumawag doon upang yung magre-response sa taong na disgrasya yun. Kagaya na lang ng MDRM o pag sa munisipyo, MDRM, PDRM o pag sa provincial, at sa city, ganun din, yung mga emergency hotline. Kailangan mo ding alam yan, guys. At kailangan din natin tulungan yung ating kapwa driver pag tayo ay napag may nadisgrasya o naaksidente sa isang area na dadaanan mo. O ikaw mismo ang maaksidente at kung ka, nasa diwa ka, hindi ka unconscious, nasa diwa ka, ano ba yung dapat mong gawin na pag ikaw na aksidente dyan, hindi mo kailangan tumayo or tumayo agad kasi guys, baka may mga fracture ka dyan sa katawan mo na nabali, ganun, or yung sasakyan mo, nabalian ng langis. Hindi guys, joke lang, pinapatawa ko lang kaya. So ganun guys, yung mga pag-aaralan natin dito sa driving. So ayun guys, no, yun mga pag-aaralan natin. So sabi ko nga, kung hindi ka pa nakakuha nitong insito na binibigay ng ating TISDA, ng Technical Education Skill Development Authority, so pumunta ka na sa pinakamalapit na TISDA office or branch ng TISDA diyan sa inyong lugar upang kumuha nito, or mag-inquire ka guys kung kailan sila magpapa-training. Kailangan mong pumunta guys doon sa pinakamalapit na TISDA para ikaw ay kumuha nito. Kung hindi ka pa nakakuha nito guys, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na TISDA office. So, kung nakaabot ka sa video na ito guys, at hindi ka pa nakapag-subscribe ka dyan guys, at pakisubscribe na yung ating munting channel, Mekanikong Romblo Manon, at pakihit na din yung notification bell para lagi kayong naka update sa ating mga bagong upload na video. So, salamat guys sa panonood at sa inyong suporta. Maraming salamat guys. Kung saan man guys ngayon sa mundo, ako'y nagpapasalamat sa inyo at dito sa pagsuporta sa ating mountain channel. Maraming salamat guys at nawa ay pagpalaan kayo lagi ng ating Ama sa langit. At hanggang dito na lang guys ang ating video at maraming salamat. Goodbye guys.